din na next play is what yung ginagawa nila. May time frame silang binabantayan. Yung time frame na yun, yun yung na condition na kahit makuha natin yung Lord, kahit mapanalo natin yung Lord, may chance rin na hindi natin mapush. Bakit? Kasi farmed na eh. Nakaset na dito yung ano eh, yung depensa ng Archangel, which is yun na may iniiwasan ng Next Play Esports, na double-edged sword ang kinalabasan. Pwede natin tapusin bago sa time frame, maaari tayo matalo kasi na-counter go tayo, or hintayin natin next Lord pero hindi tayo lalo sure na makakalaban tayo kasi mas buo na ang Archangel in terms of depensa and sa pagsugod sa kanila. Pero heading on to the game number 3, yung istorya ng 1 and 2 nakita na natin, ano kaya ang magiging istorya netong game number 3? Yes, pero ito na nga, surprisingly, ang haba na explanation mo, hindi ako inandado. Nalunod ako masyado, grabe ka mag-all-in. Pero ito na nga, Benedetta is going to become the new meta para dito sa ating game 3. Kasi first 2 games na banto eh, init na init. Pero ngayon, NXP, sila naman yung gagamit ng Esmeralda. Tapos, hindi pa rin natin papakawalan ang isang Pakito, di ba? Tama, bakit mo naman pakakawalan? Eh kung talaga ito yung isa sa mga hirong lagi mong inaabangan. And second and third pick for the side dito ng Archangel, looking good to get a Sama o Matilda for their support para mabilis ang rotation nila dito. Exactly. And another strong silent Hayabusa. Okay, the isolation play. The isolation play is there. And oh, nagkakalituan. Nagulat ako dun sa pag-hover dun sa ano ah. Sa Bele. Sa, oo. Ayan. Nagpakita lang ng skin. Kau naman kasi eh. May combo yun eh, yung Benedetta. Alam mo ba yon? Alam ko mo ng Benedetta. Hindi! Yung Belerick, pagka na-overgrowth niya yun, tsaka gagamit palitada ni Escale, ay ng Benedetta. Kaya yung the Benedetta. Diba? Uy, pero pwede ah, kasi mag-run of the dryad lang yung Belerick. Tapos pwedeng or itotaunt na lang. Sige, sasakyan ka doon sa gusto mo. Pero ito na, ano, double assassin, double execute ang meron tayo for Archangel. Plus the fact na agad-agad dinigate nila. Gusto nilang pigilan agad. Yes, you do have the Esmeralda. Sige, sa inyo na yan. Ngayon, si Joyboy ang gagamit naman ng backpack. Ayun. Sabi kasi nila dito, naku, nakita na namin yung Kaja huli. Nahihirapan kami dito, Prof, tsaka Beam eh. Might as well alisin na muna natin sa mga naging problema to ng Next Play Esports sa game number 2. Fourth ban for the side dito ng Archangel. Wala pang main tank or somehow support ito Next Play Esports. Maaari ba tayo makita ulit ng Waveflare potential hero? There you go. Pabanggit pa lang ako. Hindi na ako magugulat kung pati ang Chang O e aalisin dito ng Archangel. Pero ito na nga, no, tingnan natin. Kasi both of those teams actually, apart from Baksha, is wala pa silang solid na legit. Pero ito na nga, speaking of legit, wala na naman tayong harit para sa Archangel. Legit po, wala pa pong harit out of the 3 games natin for this afternoon. Hindi pwedeng mangulit ang harit ng Archangel. Eh, kalam po kasi naambag niyan eh sa hero composition dito ng Archangel. Removing the harit is a good idea for the Next Play Esports. Fit ban para naman sa side dito ng Archangel. Kanina nabanggit natin wala pa silang support. Chango, pwede. Or ano nga ba maganda? YZ, actually, pwede lang iiban dito kung magdo-double strong side lanes etong Next Play Esports while magiging tank si Pakito. Matilda. Pero Matilda. Si both of them wala ngang, ano, wala pang support. Sabi ko na Eve 2 eh. Eve 2 ng mundo. Eve 2 ng San Vicente. Shoutout kay Noodles. Nagpapashoutout. Shoutout kay Noodles. Magpalakas ka dyan. Pero ito na ano, Eve, kanina, for our first match, Eve was, di ba, okay yung Eve eh. As long as hindi mo masusuppress ng Eve, hindi mo yan mapipigilan from that manipulation. And that's good if makakapag-free hit siya. Kaso yun nga lang dito, ito na nga, currently for Archangel, mamimili pa sila. Pero still, uy, in-over nila dito yung Hanzo. Ayun na nga, ang Hanzo, ang ganda ng pagkuha dito ng Archangel. Grabe, shoutout kay Noodles. Napanood ko yung laban mo, Dels. Ang lupit mo.
Ha? Ay, kikita ko rin mga bar mo. Pero ito, Balir, ang protection bago umaksyon. Nakita mo naman ang Balir pag bindot dito pala ng Hanso. Para makita mo silang dalawa pa naman yung duo. Nakita ko mag-ganan ng noodles sa kanyang battle rap. Yan. Balir, pero Prof, tatlong assassin tayo. Tatlong assassin for Archangel. Kaya medyo mahirap yun. Pero it would be the Hanzo na magiging core. Or Benedetta taking the top lane. Tapos Yasuo taking the bot lane. And one of the reason, one of the reason kasi bakit ka maghahayab ng Hanzo. Yung idea kasi, usual, marksman, hindi po kami lumalapit. Tumachani-chani kami sa malayo. Ano meron si Hanzo? May ano yan eh, may otlum yan. Diba? Yung otlum niya, yun yung gagamitin niya guys. Baliktad lang yung multo talaga yun. Pero otlum na eh. Hindi talaga pangalan ng SS niya yun ah. Okay. Otlum po pa niyo otlum. Multo lang yun. Huwag kayo magtaka. Okay, yun yung SS ni Hanzo. So hindi niya kailangan lumapit. Diba? Bakit may Valir? Para kung may lalapit man, may tika tulak. Tagabugaw. Tulak kabigin. Ika nga ni paring Manjin. Double execute. Pare Feber, konting ano na lang, konting channel na lang kailangan gamitin dito yung auto pick off sa kanika nilang mga assassin. Triple assassin, I can call it a greedy lineup, yet a very nice hero composition. Kasi bakit? New flavor. Ayun na nga. It is what it is, a new flavor it is. Pero masasarap yung ludo ay especially shoutout doon sa munggo. Pero ito na nga tayo, match point para sa Archangel versus Netplay Esports Game 3 na. Mukhang galit na galit dahil kahit na first series, tumawag agad si Ginoong Valdez. Mombahan ng munggo para lahat ay happy. And tinan mo naman, sabi kasi dito ni Doggy, sige dahil tumawag nga dito si Ginoong Valdez, agresibo rin din tayo. One on one lang sila dito. Suntukan agad. Suntok. O yung minakamao laban sa espada. Talagang milihan kung milihan. Tingnan nila kung sino yung magkakagripuhan. Pero eto na nga, no. Early on, we are currently seeing Hanzo. Sinesecure lang niya yung mga dapat mapunta sa kanya. So, securing the resources and at the same time, ganito naman talaga eh. Pag sa unahan eh. Kumbaga, race to level 4 before sila mangungulit. And speaking of pangkulit, ito na nga yata dahil bumababa dito ang mga repa mula sa Archangel. Samantalang si Doggy, mukhang sila ay nakita. Kaya nag-hide lang siya muna dito sa may bush. Pero ito na nga po, 1v1 situation, make that a 3. Dahil andun ang dalawa sa may bandang Genly. Pero hindi ah, tama, 1v3 pala. Akala ko, nalito ako dun sa Otlum. Akala ko may pang fourth sila eh, pero hindi pala. Minsan na naman narami talaga namamatay sa akala dahil dyan sa otlum. Kasi ang mga otlum nakikita na natin minsan, kala natin namamalikmata. Ito na namamalikmata, flicker out dito sila. Si habang hinahabol pa nga dito ni Joy Boy ang tropa niya si Escalera with that combination, getting the first blood for the side of Archangel. Shoutout kay Madam Kamei ng Archangel. Mo ang meron na naman pong mapapatumba dahil si Yawi hindi na nga po nakapalagpa. Sylvana ay mapapatumba nila at the same time nandito kasi kung kanina nakita mo Prof, uuwi na dapat yun eh. Kasi hindi siya umuwi. Ano, nag-overstay siya. Tendency kasi pag nagsistay ka nang hindi naman karapat-dapat, diba? Masasaktan at masasaktan ka lang. At tingnan mo nga naman dito yung tori natin sa may top lane na consume na yung gold niya. Pero si Yasuo, alam mo yung tinititigan na lang, tanggap ko na eh. Sige, kunin nyo na. Yun na nga kasi nag-overstay yung dalawang hero doon. It means na meron sila nakuwang investment. That called real world manipulation dito. Kinasano rin, habang si Joko jumping in. And nahuli na si Sylvana. May counter gupa, nakuha na rin ang kanika nila mga turtle. Habang si Doggy 2PM, hinahabol sa knockout. Si Pink with a 1 for an eye. And combination, shaking and baking. Nakaligtas, flicker out din naman. Etong si Apor sa ating si Doggy 2PM. Tamang mambaot na kasi hindi nakakayani pa pero from the top make it drop dahil ito na ngayon magka-outluman tapos 20 yung shadow na pinakita ni Yasuo. Gusto lang niya mapatumba dito si H2O pero yung tori na dito unti-unti nang napapanot kasi sabi niya tingnan mo nga naman hindi siya nakakaribat pero kita mo ang ganda ng entrance ni Joy Boy Boy.
parang 4-3. Tapos bumulong lang ng rolling in the deep. Samantalang nandito na nga si Lancey together with H2O. Yung mga may tapawaling Starmon. Yes, it did connect pero nasa Tatra. Samantalang binag-shot na uy, ang ganda ng Imperial Justice. Yes, it did connect. Kasi yung Torre, unti-unting pumupunit. Samantalang napakagandang tone of the rat. Samantalang Escalera is here to the rescue. Yung nagsirin Torrent just to shoo them away. Pero Lancey, ano ba, buhay na buhay pa dun sa may bandang Gedney. Pero yun nga lang, dalawa yung napitas dito sa NXT. Pero mukhang magiging tatlo dahil nandito na yung Shadows na sabi ko nga sa inyo, Ben, together with that, ang ganda sana ng real world manipulation niya. Kasi hindi na lang manipulate silang lahat. Samantalang hindi pa rin nagtatapos yung Outloom, Prof. Di kanina pa nangungulit. May Outloom, tapos may mga pag-anino, yung Archangel dito. So kung bibilangan mo, 7 lahat sila. 7? Kanina nga binilang ko, sabi ko, may bilang ba ni Shadow Kill? Sabi mo kasi mga 20 anino. Doon ko na pagtanto, okay? Yung pala yun. Now, 6-1 ang ating score item check, ang agang Deadly Blade para kay Hayabusa. That's a very good item going against Esmeralda, diba? So sabi niya, sige para hindi makapag-regen, bakbakin na natin ang bakbakin. And balikan ko lang yung Clash from the Top kanina nang tumalon si Yao. I think that's a miscommunication. I mean, I believe that is a miscommunication. Bakit? Eh kasi nag-all in doon si Yawi, pagtingin niya sa likod niya, umatras na ang shot call doon ni H2, eh, back na muna. Diba? Now, open ang Lord dito, positioning ni Joy Boy, pero ang lalayo ng mga hero dito ng Archangel. Joy Boy taking his time, si Pink naka-position dito sa taas. Let's go na dito, Madam Bibi. Po, real world manipulation has been committed as well. Samantalang, ang gandang pagtalon, final electric blow has been initiated as well. Yawi, tinagdakan, pero falling Starmon, yes, it did connect. Binabakbakan niya yung tatlo, kaso Pink with the one na iwan dito. Samantalang Valir would be able to secure another kill. Samantalang Ultimate Israel ang ginamit dito ni YSS to give enough vision and mission para doon sa mga repa. Sabi niya, asan nga ba sila? Kaso yun lang, nakapitas sa kanila ng isa, and that is Doggy 2PM. Ang ganda ng mga counter go na binibitawan nila dito, pero yun nga lang, Prof. B, medyo nahihirapan sila once na nag-commit na si Yawi ng Imperial Justice. Kumbaga, hindi sila makalingkis, hindi sila makatakas. Tama ka dyan, kasi ang idea nila is malayo palang binabakbakan na nila, diba? Yun yung pinaka combo, wombo combo combo issues nila dito. Look at that, diba? Yun yung malayo palang channel. Ang pinaka calculation dito is yung damage na bibigay dito ng isang hand. So pag nakita niyang gumuhit, yun yung parang pinaka teklado, sige na, patayin na natin yan. Pero pag yung guhit ay medyo mababaw and hindi natin nakikita yung effect, and might as well go for the objective and disengage to kill that hero. Mm-hmm. Speaking of disengagement, mo ang iba ang gusto nilang mangyari. Kasi kung nakita mo, tumalon si H2O, galit na galit siya kay Sasha doon. Sabi niya, kanina ka pa maletma ko, ang laki-laki mo, eto ha, kumbaga kung bata yan, kinurok na yan sa singit. Kasi kanina pang makulit, pero eto na nga po, si Joy Boy, rolling in the deep, giving enough vision and vision lang para dun sa mga repa niya, tinitingnan kung nasan na nga ba nagtatago. Speaking of pagtago, nakita mo, nawala si Yasuo, naging biglang anino lang, nililingkisan niya dun sa baba si H2O. Kaso, eto na nga tayo, tamang amuyan lang muna sila. Eto na nga, Prof. Vita, tanungin kita. 7-1 ang score natin, Archangel having the lead as of the moment. Ngayon, next play esports. Kita mo naman, domination sa map, nakakasagot sila. Kaso ngayon, ano pa yung kailangan nilang gawin for them to have that power spike na inaantay natin? Pero kung ang mayaman na yung sagutin, hold that call, sabi nga niya, Tina Davis, the turret has been taken down, falling on the hands of YSS. Pero ito nga, revitalized has been utilized as well. Final electric blow has been committed, pero hindi siya nakapitas doon. Hindi siya nakapitas ng isa, tapos mag-disengage lang sila muna dahil wala na yung objektiba. Dapat maglinkisan na muna, back out na muna. Hindi pa tapos, pinasundan pa nga dito dahil nauna. And may pag-jump in, yung able to take down na rin ba? And nahuli niya dito ang Esmeralda habang may man, Yawi, trying to sustain na kanyang sarili against Yasuo. Nagkakita, there's a tag, there's a jump in as well. Naku po, ang ganda ng pagka-orb. And makakaligtas ba dito? Sino dito naman ang bahagya? Still, mag-bail out na muna ang isang hand. So balik tayo dun sa katanungan mo kung anong dapat gawin. Item check, look at the item. Two core items for the Esmeralda. And naghahanap tayo the next item. Tinuloy actually dito agad, rekta si Halbert Bautista ni Hayabusa or ni Yasuo. Diba? Bakit? Kasi he needs that maximum damage and negate the sustain galing dito kay Esmeralda.
Ang nangyayari kasi dito is ang laban pag sa labas mismo ng area or the jurisdiction isang Hanzo is 3 against 5. Bakit propalayo nung dalawa? Sino yung malayong dalawang yun? That's the Hanzo and Valir. Why? Valir is protecting the Hanzo against that Esme. So, anong nangyari? Eh, dinadala nila. Kailangan lang nila ipanalo conditionally yung 3 against 5, which is napakahirap as of now sa ganitong posisyon. Bakit? Kasi nanghulan nila eh kung saan nagtatago si Saksa. Look at that. Escalera, hindi lalayo kay Saksa yan. Diyan lang talaga yan. Magpapap ng SS niya pagka may patalon. Kasi kailangan niya, pag may tumalon, kailangan niya may patulak. Mm-hmm. Kumaga talagang siya yung ano eh, taga-bansay. Saka siya yung taga-guard. Mm-hmm. If ever may gustong mang-foul doon sa Hanzo natin. Sana all gina-guard. Pero ito na ano, medyo naging effective for them ah. Kasi kita mo ngayon sa wave kanina, talagang hindi na iniiwan. Pero ito na nga, seems like another set. Tapos about to happen. As though, he 2PM, binabakbakan ng dalawa. Pero yun na nga po, napatumba niya pa nga yung isa. Pero si Saksa, hahabulin siya. At magkakasakita natin na dyan niya lang para lumapalayo. Pero pig with a one. Medyo na wrong quick ka dyan. So, sanalang YSS would be able to secure another kill, killing Doggy 2PM na hindi na nga siya makakapag-rolling in the deep kasi that is a little bit too steep. Hindi niya pwedeng pilitin kasi that was already a 3v1 situation. Pero look at this, onto the middle lane, mukhang gusto nilang i-push even just the minion waves. Kailangan lang i-push mo, i-push mo, i-push mo na ang lane. Yun na nagiging idea dito. As of now, 10-5 ang ating score. Lord is already up for grabs. Item check nga tayo. Gusto kong makita ano ba yung mga bagong key items o core items na pwedeng iambag dito ng kani-kanilang mga kupunan. Mag-iiba ang laro dito. Once na nakapag, I think this is a DHS, Demon Hunter Sword, if I'm not mistaken, para sa isa. Yun na nga, DHS binuuna dito ng Hanzo bilang number one Hanzo ng Batman. Eh, ganyan, mag-iiba ng direction dito ng kanilang damage. Mag-iiba ang direction, pero yun na nga, no? Saan muna ang lokasyon ng Batman mo, bro? Is that even legit? Legit po. Eto na nga po. Joy Boy, lumurolling in the deep lang po dito. Samantala mga repa natin from NXT, naghahanap kung sino yung pwede nila ma-DEAD. Pero tamang gangbang na doon sa gilid yung gusto nilang mangyari. As it would be our worst ever technical pause. Natawagan pa nga tayo ng referee. Sabi, traveling, eh nagreklamo. Technical! Ayan. So nakita natin guys, actually, yung ganun sitwasyon, no? Ang kalamangan lang dito ng na next play, I mean, ng Archangel, mm-hmm. is yung gold nila like around 1K, if I'm not mistaken. Parehas naman yung kanilang objective. Tower positioning, parehas din. Magkakatalo lang to later on sa hero distribution. Pagpasok ng Lord, which is nakalabas na, actually. Yun ang hinihintay ko na susunod na malaking, ano, malaking objective, okay, na kinakaabangan. Pero may nanggiinggit pa nga dito ng mga shout cookies. Shoutout kay Tina, ang sarap ng food trip niya. Diba? Shoutout sa ano? Sa kapatid ko kay Brian Kevin, kahit hindi siya nag-ML nanonood. Shoutout kuya, wala ba tayo dyan? Diba? Feeling ko mag-donate ng stars tong kapatid ko eh. Diba? Tsaka kay La Ermats, Ma, I love you. Tsaka kay Dad, of course. Ayan. Yung pag ganun, pero ito na nga po. Well, winning percentage or winning condition could be, ako kasi hindi ko talaga pa masabi. Kahit na may seventh man dito. Yung nakikita na for Archangel. Kasi yung sagutan, Israel, yung swinging na sinasabi ko nga a lot of times already, evidently, kita natin, no, kapansin-pansin. Kumbaga, kung makaka-pick off ng isa, palagi yung back siya lang naman yung napipick off eh. And hindi naman siya agad-agad magta-translate into a good kill. Especially, that's just the tank. Oh. And alam mo, kasi talaga naggumagamit ako ng Hanzo eh. Mm-hmm. Medyo mahirap yan pag na-open yung ano eh, yung depensa dito against sa Hanzo. Kailangan talaga makapag-free hit siya, makuha niya yung distance niya na hindi siya matouch. Okay, kasi usually touch and go eh. Pag nakuha siya ng Esmeralda, most likely mag-go doon yung pa-power up. Tataas yung kanyang shield, which is later on, mahirapan silang punitin. Here we go, para sa ating Lord na pinag-uusapan natin. Pero ito na nga mo, ang may gusto silang punitin, yun na nga yung sinasabi mo kanina, Saksha.
kakasabi mo pa lang yung Hanzo, no, na kapag na-touch yung mismong katauhan niya, eh medyo mahirap yun. Kasi kailangan nga talaga ng someone to guide him and someone to make the defense. Pero ito na nga, mukhang bansi na naman ang gusto nilang mangyari. Pink with the one. Nakikipag 1v1 doon kay Esmeralda. Pero tamang diversion ang yung gusto nilang mangyari. Kasi yung NXT, sinisimulan na yung Lord. Gumagawa na sila ng pangalan ng pangarap dito. Lumulukod na sila para magdasal. Pero speaking of pagdasal, sila ang sinungundikan na ang mamatay. At because of that, siya na nga ay na-die. At eto na po, popping out that ultimate comes from YSS. Pero falling sermon ang ginawa na dito. Yes, it's his connect one. Pero yun nga lang, siya rin ay naiwan. 4v5 situation tayo dito ni Vidalain. Samantalang Doggy, 2pm. Gustong-gusto nilang bakbakin. Luke at Yasuo dito. Tamang ano lang siya dito. Tamang foreshadow lang siya dito sa may bandang gate. Talagang pinupush away lang nila muna dito yung mga miyembro ng NXT. Samantalang, at the same time, pumupesto na nyo sila dito sa LORD. Ayun na nga yung ano, LORD. 12 minutes. Ayan na nga. It means na enhance ng Lord. Maraming salamat kapatid sa 50 stars. Nag-donate, sabi ng utol ko, nakaka-pressure. Kaya nagbigay siya ng 50 stars. Bawas ang merienda mo ngayong hapon na to, utol. Pero here we go. Kanina nakapuesto ang Archangel habang nag-ibang story na X-Ray going in dito. Joy Boy! Joy Boy! Parang moy-moy palaboy, never say die. Talagang nang tataboy lang dun sa may bandang gate. Samantalang Yasuo naghahanap kung sino sa kanyang pending matahan. Samantalang 8-2-0, mapapatay nga dito. Final electric blow has been committed by the Benedetta. At yun na nga dahil doon siya napatumba. Samantalang si Joy Boy na umiikot lang kanina pa, si Yawi ang gusto nilang samain. At yun na nga po, Benedetta with the double kill. Samantalang Doggy ang matitira dito sa middle lane. Samantalang 8-2-0 naman din. At the same time, andito sa ating bottom lane. 5 versus 2 ang magaganap. Sabi nga ni Prof di kanina, this is an enhanced Lord already. Ito na yung sabi natin, may buff dahil tumatalon na yan at hindi na agad mapapakali. Pero ito na nga, trying to contest it. Yaban! Pumasok dun sa gitna, pero the Lord has been taken down by the Benedetta. Samahan mo pa, dahil nakapitas sila ng isa, and that is the Esmeralda. Samantalang on the other hand naman, Pakito, nakapitas din ng isa, Escalera. Gusto nilang mapatumba, pero Escalera, nakapitas nga ng isa. And that was a trade of 2-1, Prof B. Tapos samahan mo pa ng bonus kasi nakuha din nila yung Lord. Tama, may Lord, may heroes. It's all about Archangel time right now. And ang next question dito is, tasama ba nila yung ano? LORD? No. They prefer the LDR momentum dito. Doon tayo sa kabilang side. Huwag nating sabayan, might as well doon tayo sa place. Eh, bakit? Wala pa si Escalera magpuprotekta dito kay, ano, kay Saksha. Diba? So dito tayo, and this is a tower race ata, ang balak nila if ever makikipagsabay ng mirror move. There's a backup. May pag-TP rin dito si Pakito. Haharapin na ang kailangan harapin dito. Yawi, good positioning dito. Ang kanyang Silvana, waiting for the perfect timing kung sino pwede niya mahuli. Talagang very crucial for the Silvana to secure that Imperial Justice na mag-connect. Alam naman natin, Imperial Justice can connect kahit hanggang tatlo. May katbente pa kung gusto mo. Basta pasok yan doon, sir. AOE of effect, diba? Ultimate ng Silvana. Matik-tepo ka kapag na-focus par kanila. Pero eto na nga po, 15-7 ang score natin at a very, very bad situation. Very, very frightening, sabi nga ni Baymax. For NXP Esports ngayon, ang mangyayari, if ever, hindi nila mapipigilan yung pag-snowball ng momentum na meron yung Archangel. Pero eto na nga, since we already know that, nagkakaamuyan na lang sila dito sa may bandang Gedli. Yung pagbuelo, pagtansya, 15-7 ang ating score. It's already going on to the late game. Proper arsenal for both teams. Tinitignan ko dito, itong item dito ni Esmeralda. Very, very tricky yung pagkuha niya ng yung bato niyan. It's either umuwi yan sa... Hindi, ayun, binenta. Ay, hindi. Ice dominance ice ba to? If ever. Yung bubuhi ng ano? Ng Esme. Parang eh. Kasi yung sa shield, it could be the dominance ice. Oh. Para very, very frightening talaga yung mangyari. Once na mag-falling star moon yung Esmeralda. Rimatic, tepo ka, 99.9% of germs.
Kapag hindi nag-connect yung Falling Star Moon, pero if it will connect, eh matik tepo. Diba? Oh. Pero eto na nga, tingnan natin kung magkakatepo ka na sila. Kasi kanina pa to eh. Kung mapapansin mo, Benedetta sa Esmeralda, yung dalawang may da, yung may dalawang may ah, pala rather. Sabi mo nga kanina, diba, na-nerf na sila. Pero titingnan nila, kung may connection, kung magkaibang team yung dalawang ah magtatabat, sino ang mas malakas? Pero eto na nga po, seems like Joy Boy naghahanap kung sino ang pwede nilang maitaboy. Nakita niya doon si Doggy 2PM, nandun sa may bandang Geddy. Nagkakaamuyan na nga sila. Kaso yun nga lang, kita mo yung third o yung turret dito ng Archangel. Buong-buong pa, Prof. B. Pero ito na nga, mukhang may malalansi. Dahil si Lance ang inaasim nila dito sa may bandang Geddy. Muntikan na naman si Lance doon na mapitas. That's a very scary position para sa isang mage. And nag-overstay. Questionable move. Bakit ganun siya kalalim? Diba, may part sa akin doon na nakakabigla, may gusto siyang pitasin. Yes, the idea is there, Saksa is there. Pero kasi, nasa tore na eh. And, bumalik agad yung dalawang membro. I don't know kung that's a very greedy move or a risky whiskey. Diba? Dahil once na makuha nila dito si Saksa, yung back lanes damage nila, eh mawawala talaga. So, ang suntukan dito, eh harapan tayo, which is yung gusto ilaban dito na next play. They want this fight ng 5 versus 5 ng harapan. Walang hero sa likod, lahat dun lang sa harap. Talagang ano-ano, harap kung harap, walang manlilikod. Kasi siyempre dapat kung matapang ka, hindi ka tumitira pa sa likod. Pero eto na nga po, final let's go has been submitted as well. Samantalang sumahan mo pa ng real world manipulation para kumanda Israel. Samantalang yawi dito, nabagsakan na nga rin ng Imperial Justice. Pero Saksha still alive and kicking. Dalawa na nga po ang napitas. On to the side of Next Play Esports, samahan mo pa ng Lord na napunta naman sa Archangel, Prof. B. Ayun na nga, yung kanilang Lord for the side dito ng Archangel. May manaka malefic roar ako nakita. Ayun na nga, si Benedetta, the idea of destroying, okay, the turret is there. Given na. So, given ang tatrabuhin talaga dito ni Benedetta ay yung kanilang mga turret. Tsaka, of course, yung depensa. Harapan na po ito. Ang ganitong labanan. And Puebuelong Lord dito, this might be the final push na maaaring gawin dito ng Archangel. Yes, this could be the start of something new. Sabi nga ng High School Musical, pero this could be the end of their story. Sabi naman ng Linkin Park, NXT napipilitan at nahihirapan na rin magdepensa kasi dun nga sa bandang taas ayun na punta doon yung Lord at namimita. Samantalang down bottom, hindi natin nakita, nakapatay na nga po ng isa, and that was Yasuo, totally out of the equation. At medyo in a really bad situation tayo dito for Archangel, kasi yes, they were able to secure the Lord, kaso nakita agad din, na-burn out. Ito yung sinasabi natin kanina. Ito yung magiging crucial moment. Magre-regain ba kayo ng composure o ilalaban nyo ito tuloy-tuloy na? Ako, nagkakatuloy-tuloyan na nga sila. Nahanap na nga nila at yun, si YSS na patumba. Tapos samahan mo pa ng isa dahil yung Benedetta. Walang support! At nahabol nila. Oo, nalayuan eh. Yun ang mahirap kapag nilalayuan. Pero Falling Star Moon na naman po tayo. Pero oy, ang ganda no, searing torrent para lang matapoy sa real world manipulation has been initiated as well. Damahan mo pa si Lancey doon. Uy, nag-render sanctuance, nag-grow siya as a player. Kasi yun nga lang, 3v2 situation na tayo dito. Joy Boy na pinitang mag-flicker out para lang, or flicker in rather, para habulin dito si Yawi. Pero napakagandang tag team Doggy 2PM, hindi niya papayagan na mamatay si Yawi. Dahil si Yawi yan yung kanyang baby. Samantalang tuloy-tuloy pa rin yung mag-push na ginagawa ng Archangel, though they don't have that enough minion waves to secure the deal. Tamang ano muna sila, Prof. B. Yung trade na naganap kanina, that is 1-2. Kasi yun nga lang, sabi mo kanina, that could be the end. Sabi ko nga, this could be the start of something new, or this could be the end. Kasi yun nga lang, napunta tayo dun sa latter. Hindi pa nangyari. Ayun na nga. Pupush lang ng pupush ito. Wala pa naman dito si Esme, waiting for the perfect timing. Sasha doing a great job. Nahuli na ba? Then sa jump in, Yahweh, and mapipick off nila dito si Hanso. Nalusutan. Masyado siyang naging greedy, I believe. Naging frightening tuloy para sa Archangel. Kasi kailangan muna nila mag-back. Napilayan sila ng isa. At yun na nga yung sinasabi mo kanina, no? Hindi pwedeng mag-head-on collision sila. Sabi nga ni Athena,
Diba? Mahirap yung laging head-on collision lang yung mangyayari. Especially if you do have the hands. Oh. Dapat matuto kang manglingkis and you have to take advantage of it. The distance, the damage, kailangan eh ma-maxit para makuha mo yun. Diba? May laro mo yung fight na gusto mong ipanalo. Yawi, nagiging masyadong malalim. Kailangan na dito is the greater communication sa lamang situation. It's already late game. Nakalos dito siya H2O. And nasa ng backup? Ayun na nga, pinatulan na dito and napitas niya na dito si Valir. Yes, pero nakalingkis din sila doon ng isa. Kumbaga nag-1v1 na sila. H2O, hinahabol ng backshot. Double kill pa nga ang isang backshot. Yun yung kanina pa natin nakikita. Aggression coming from Joyboy Israel. Pero ito na nga, another aggression is about to happen. 2v1 situation. Doggy 2pm. Binabakbakan dito may pink with the one. Kaso si Yawi, andun na sa may bandang gilid. Feeling ko, he's just waiting for the perfect timing to initiate that Imperial Justice para mahuli niya nga naman. Pero tingnan natin kung magkakahulihan tayo dahil dito na nga tayo magkakaalaman. This could be the end. Sabi mo nga, Prof. B, kasi itong Lord na to, it's already 21 minutes and 48 seconds. Masakit na to. Level 2, or make that a level 3 Lord already. So lahat ng buff, even with the jumping jolog, sabi nga natin, tatalon na to. Tapos magbawas-iwas. Ayan na nga, yung pagtalon, inaabangan na rin dito ng mga kupunan. And boss-boss na dito si Lord. Look at the positioning of Esmeralda. Habang may pagsalo naman si Sasha Yasuo, tumalon na rin. Ako po, sino ba makakalasit dito ng kanila-kanila mga Lord na nahuli? S-N-D-I-E-D nabuo dito sa Amo, si Yasuo down yung kanilang mga buhay. Kailangan nila mag-atras-atras dito dahil nasa ano naman Lord, nahuli na si Paquito. Sagot after sagot, 1-for-1 exchange, pero nanalo dito from the recent clash. Etong Next Play Esports getting the upper hand in terms of that enhanced jumping jologs Lord. Yun, jumo-jologs ka na rin, Prof. Mukhang matutuwa ka na rin sa term nating jologs. Pero yun na nga po, nagkakapusan na sila dito. So kung kanina, Prof, sabi natin, Archangel, yes, nasa kanila yung momentum. Tapos ngayon, a reverse of the tide. Kasi biglang nag-snap eh. Kung kasi Thanos nag-snap bigla. Tapos ngayon, sila na yung magpupush. Tama. Ayun na nga yung pag-push na binabanggit dito. Let's see kung ano mangyayari. H2O, Lancey, this is a triple man against a 5-man RMP. Medyo masyado out ang maaga dito. Doon siya jumping onto the backlines na huyan dalawang miyembro. Shadow kill pero hindi sapat para makapatay ng isa sa mga miyembro dito na Next Play Esports. H2O and Yawi combination still looking good habang may pagliko dito onto the bot. Sabi nila medyo binubutas-butas na dito ni Lord. Habang si Saksha nagdadasar lang gamit ang kanyang mga autumn. Si Saksha nakaramdam ng nagpukuldan ang kanyang outloom. Nasa ng defense doon siya jumping against the two members ng Archangel. Naku po, control coming from Yawi. They need on this one. Getting a lot of information. Mountain Chalker. Kinasa dito habang si Doggy 2pm. Mainit na mainit. Wala pang 2pm. Pero tinan mo naman, suntok after suntok. 23-12 ang ating score. Naku po, Madam Beam. Mainit at abante lang na abante. Hindi natapos ang kanilang clash. Nagpalabas ng outloom. Nahulan dito si Eve. Natunaw na rin sa double execute. Nakuha na rin dito si Yawi. No tank as of now. Abang kinukuha ni H2O ang momentum dito onto the boat. Mga dalawang buwan na sila nagka-clash. May pagkat na rin dito si Yasuo. One on one with a great one. Idamay mo na ang catapult. Control, bursting fireball, searing torrent. Lahat na ibitaw mo. Nahuli na dito si H2O. Habang sa kabilang banda, may storya ng bungo. May pagbunggo ng gulong. Kinokontrol niya rin dito. Flicker out the impact. I am out na muna. And this is looking bad for Next Play Esports. Bakit? Nakaramdam na sila na hindi nila kaya daanin sa ganung puwersa. They need the next Lord. They need the next Lord and at the same time, next level push ang kailangan nilang gawin. Ganto sila, gantong-ganto yung nangyari kanina, Prof. B. Kung mapapansin mo, hindi, pero natuto sila. Hindi nila pinilit. Kasi kanina, di ba, ganun nangyari dun sa game 2. Pinilit nila. Once na nakapunta sa kanila yung Lord, pinilit nilang i-push, which is a lesson learned. Sabi nga natin, we could learn from our experiences. Pero ito na nga po, Prof. B. Mo, ang may another setup na naman silang gustong gawin, pero 55 seconds before makuha or before mag-respond yung ating level 4 Lord. Sa next 55 seconds, may pag-push pa dito. Diba? Sa next 55 seconds, ang lane control
for both teams. Kung sino makakapagpaangat ng minions, eh somehow mas lalamang paglabas dito ng Lord. Bakit? Kasi kailangan mo magdepensa. You need, I mean, isa sa mga miyembro nyo eh magre-react to clear that minion web na ininvestan nyo kung saan man linya. Pinaka the best dyan is on to the top. Diba? To the top kayo mag-invest kasi ang Lord eh nandun sa baba. So if ever may mag-back up sa inyo is galing pa dun sa taas. Mm-hmm. Tingnan natin kung paano gagawin dito ng Archangel. Kung hindi ako nagkakamali, butas ba ang top ng ano ng Arc? O ang hindi, parehas. Break even yung parehas. Mm-hmm. So kung sino nakakapagpundar doon, well, nakita ko kanina si Yasuo, yung Hayabusa nila nakapwesto na dun sa baba. 'Di ba? It means sa pinepuwersa nila, pinaghahandaan na nila later on yung paglabas ng Lord for the next 50 seconds. Yes, 50 seconds na lang. Talagang dito na tayo magkakaalaman kasi level 2 Lord pa lang kanina, tinatapos mo na agad. Eh, nagsisimula pa lang mag-init yung laban. Ayan, tignan natin nga guys. Ano pa sa tingin nyo? Ikaw, ano sa tingin mo, Beam? Sa ganitong ano, yung positioning, hero composition lang, sino sa tingin mo mas nakakalamang sa mga clutch moments na ganito? Ako, I would go for the NXP eh. NXP, momentum wise. Hmm. NXP, maganda yung bitaw. Kaso yun nga yung sinasabi ko, no, Prof? The good thing is, nalaman nila yung mistake na nangyari kanina. Sabi nga ni Athena, di ba, walang, may nag-assume kanina si Lancey. Ngayon, hindi nila ginawa. Diba? The moment na nakita nila, ay, nalusaw na yung Lord. So, might as well, mamambaot, hindi nila pwedeng pilitin. Diba? Baka masaktan lang sila or baka ma-reverse pa. Tama, tama. The timing is there. Yung proper execution, the shot call. Ito na to, yung Lord na paglabas dito, I think, dito na talaga magkakatalo. Unless na magkaubusan ulit ng hero, like 4 dead hero, kapalit ng isang Lord, nakita natin rita. So, pinaka ano dyan, kahit isa lang, minimum casualties. Yun ang pinaka win condition ng both teams dito. And yung minion control nila for the next 55 seconds. Saka yung layering of skills din, no? Pero ito na nga, Prof. Tingnan na nga natin. It is what it is. Sabi mo nga, hiling mong sabihin. Yan eh. Tingnan natin kung sino na nga ang makakapag-secure ng deal para dito sa kauna-unahang series natin na umabot na ng hanggang gabi. Ayan na nga. 26-12 ang ating score lamang in terms of kill ang Archangel, pero looking good sa gold naman. Ang next play esports. 20 seconds for the next backpackan. Item check tayo dito, Beam. Item check tayo. Actually, all of them, nakabot na nila yung kanilang pangarap. Even the Hanzo, meron na rin silang naka-brute force breastplate na rin dito si Hanzo. Tapos dalawa, on the side of Archangel, ang nag-secure ng Malefic Roar, which is also the reason why kaya sobrang masakit at gumuguhit. Even the Esmeralda cannot tank that much damage coming from the Benedetta. Okay, ang condition dito na nga ng Archangel, ilaban niyo yung Lord 4 versus 5, pero mission ko dito, Benedetta, is destroy the turret onto the top. Bakit? I have my Malefic Roar, yun yung pinaka may silbi ko. Genius 1 naman ang next item dito ng isang Esmeralda. Positioning wise, Archangel, nasa side nila or nasa area nila banda, pumapaleng ang Lord dito. Yawi naman, pinapakaram niya, sabi, re-reset ko lang to. Revealing his position, it means na ilalaban nila dito sa jumping, masyado kamalalim. Habang si Joy Boy ba, makakayaanan ako po si Joy Boy, ang ganda na pag-penetrate dito onto the backline sa huli si Lancey. Ino-hold na rin dito, Lancey will fall down. And Hanzo as well, nagkakitaan dito. Naku po, si Joy Boy, ginawang Boy Toy. Tunaw na rin, papakanya immortality, shut down. And habang delegates na talaga dito, Archangel 2. Against 4, pwede silang rumekta dito ha. Yawi, jumping in again, Escalera, nakikipagparamdaman, bursting firewall, searing torrent naman. They need to reset this Lord or else delicate dinamay siya. Lord, napanganga naman dito si Athena. Sabi ni Athena, wow! Ember may jump out naman si H2O, habang si Yawi rin naman ay sumasagot. Nahuli na dito si Yawi. Benedetta doing a great job, team in 149. Sinachani-chani ni H2O. Jumping out naman, Yasuo, nakikipagharutan lang dito na isang mabilis kay Esme. Naku po, gumago na si Esmeralda. Sabi niya kanina pa, hahabul-habulin nga kita. Tema kits ka. Eto na, tatakbo na muna dito si Yasuo. Pero ang pinaka-buy some time nila dito is wag na muna makuha ang Lord. Naku po, sa follow-up, tayo po dito, makakaligtas ba? I think so. Not today, sabi naman dito, the combination of H
H2O and H2O so handsome. Eh, iba yung mga galawa nila dito. Iba na naman ang ngiti dito ni Ma'am Adam at Ina. 28 minutes. Naku po, napurnada yung lakad ng papunta ng Lord ng dalawang kupunan dito, Bim. Talagang nag-traveling na rin siya at nag-tag team. Pero yun na nga, Prof. B, ang ganda sana ng positioning na ginawa doon ng Archangel kanina. They even moved doon sa may purple buff. Talagang ginagangster nila kanina yung NXT. Kasi yun nga lang sila ngayon na DAAD, no? Kasi masyado silang malalim. Pero here comes another setup para doon sa Lord na gusto nila talagang paglaban. Na-open na po dito ang hands on to the back lines na indie film. Actually, nakatutok din ako sa Lord eh. Tapos may lumabas na lang dito. May na-pick off. After pick off, may pagsagot naman. Lord is already there. Wala ang main damage. Diba? Hindi natin masisisi. Inalagaan mabuti ni Escalera. It just so happened the damage coming from that Esmeralda is too much for Hanzo to handle it. Yasuo na naglaho na lang din daw. Naku po, delicate na dito. This might be it for the side ng Archangel. They're trying to hold but the critical, the damage is everywhere. May patipi-tipi pa nga. And Lord, ending the game number 3. Next Play Esports, closing the series 2 versus 1.